would spend more than sa inyong pagkinahanglan. Mao na ang solusyon diya. Hindi na unta madugang ang sweldo ng bata ko. Unta ba may naapong bago nga negosyo, madugangan ang tae. May naapang utang part-time. So, tingnan ka ka, bisang pila ka ng musulod, mudugang kung ang gastos mo sa kada gyapon, extravagant ng gyapon, dili gyapon mag-igo ka ng income nimo. Amen. Are you with me? Amen. Number two, to the road to recovery number two, not only recognize your failure, that's number one, number two, remember God's faithfulness. Amen. Inumdumi, unsa ka matinud-anon ang Diyos kanina. Pero mo, bisan pa nga, dagantang kapakyasan, ang Diyos faithful ang Diyos kanina. Amen. Hindi ka faithful ang Diyos kanina. Praise the Lord. Bisan pa minsan, makalimta na po siya, masagda na po siya, mabiyakan na itong pagpanglagat, yet God is sustaining you. Huwakan ka lang sa Ginoo ng gininhawa, di ka lang ginawa sa gabi, di ka na abuton sa punta. Paglamayan ka na. Pagdikit mo sa mata mo, if God is not faithful sustaining you, wala ka, di ka na makadila at ugma. Why? Because God is the source of life. Amen. Once kinuha sa Ginoo ng kinabuhi mo, wala na. Psalms 36 verse 5. Tignan natin ang imo ni David about God's faithfulness. Minsan di na ito ma-appreciate. Ha? Di ka mag-una-una kung sa ka-faithful ang Ginoo ka natin. Psalms 36 verse number 5. Look at the faithfulness of God. Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and thy faithfulness reacheth unto the clouds. Amen. Sa tinika analogy, nagrabi ang kahaba sa faithfulness sa Ginoo. Inaanak siya, the faithful ka na. Psalms 89, verse number 5. Psalms 89, verse number 5. Verse number 5, and the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. Not only his faithfulness reaches the clouds, but his faithfulness reaches the saints. Kita ang kinaabot sa iyang pagkamatinutan. Siya nagsustina ka na. Siya ang naghatag ka na to o lahutan, no? Kaya kita ka, dali ka ka madismaya, dali lang ka makapo, dali lang ka madiskurahe. But salamat, ang faithfulness sa Ginoo na kanunay ni Noah. Psalms 92 verse number 2. Psalms 92 verse number 2. Ingon din ni, to show faith afford thy loving kindness in the morning. And thy faithfulness, how many times? Every night. Amen. Every night. Amen. That Lord. Means Amen. Every night God is preserving you. Amen. That means every night He is watching over you. Among mga inahan, makarinig ka mga inahan, itong bako ka inyong anak. No? Halos di mo katulog, gamay mga hilak, naakadayon, bako kadayon, kung sa basak pa si Bibi, kung sa bago tumpa. Grabing bantay ninyo. Nga naman, kay sensitive pa man sa infection, kung sa pala. Makarinig ka mga inahan, grabe ninyong bantay. Ako makasympathize ko sa mga ladies. Kaya ako, din, ang ako ay witness. May usa kami kaanak na gabi ng dilak sa una. Ayan yung tanawa. Sa naman mo. Gabi ng dilak. Oh. So, kung saan mo na, ginapusin mo, ginamusa mo na. Mag-awa na lang kami na doon. Wala mo. Ang problema, kaya pala yung gabi. So, bantay, sarado, halos di makatulog kami na. Salamat, we have a God. Amen. Who watches over us every night. He is faithful every night, mga Ipso. Praise the Lord. Amen. Makalintang ka na sa inyong amahan. Inahan, makalintang ka na sa inyong mga labwans. Makalintang ka na sa mga tao. Amen. Yet God is faithful Amen. every night.
Amen. Lamentation 3. Chapter 3, verse number 23. I like this verse. I have memorized this nung mga bago pa lang ako Kristohanon. Kay napakanindot ang pangako ni aming versikulo. So that was a verse number 22. It is of the Lord's mercy, the mercies, that will never be shown, because His compassion fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Praise the Lord. Pero muna ka people sa Ginoo. It reaches the clouds, it reaches the saints, and then of course, ato nakita na every night faithful sa pagbantay ng Ginoo. To recover, to learn to walk on the road to recovery, recognize your failures, remember God's faithfulness, and number three, the last, resolve for forwardness. Amen. Mag-resolve ba ka mag-forward ka? Dili ka backward? Amen. Hindi na ito balikan yung kinabuhi sa una nga. Hala pa unong, hala wala bunga, hala ang faithful ka, hala puro ka na. We must recognize or resolve, brother. Mo resolve ka na kining ato yung forward na Diyos ko Gino. Kining ato yung forward ako sa kanan ng mga bagay minungod sa pagpangalaga dihan ka nila. And once na ang kanyana, ang Diyos magapanalangin mahuman ang tuwi, malipay ta, mo enjoy ta, joyful ang atong pag thanksgiving, kaya nga imunta na salamat, may mga nabuhat ako dihan sa Ginoo bisan gamay na. Pero masugong kung kita daghan kang mga maimunatok na kapakyasan na wala na kung na-resolve. Jeremiah chapter number 7. Istanbul ko ni ganito kasi ganito ganyan, ibabagan ko ni ganito.
Dili na nato pwede ipasangi. Manubag na sila sa Ginoo, pero manubag po ka sa Ginoo. Amen. Unsang dapat i-forward na to? Number one, spiritual growth. Amen. Go forward for your spiritual growth. Tinanlang padayon na gatubo. Amen. 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 Not only spiritual growth, but service. Forward for your service to God. And meaning, pag-forward service, kinanlan, paningkamot na kada simba na akat. Unless na legitimate ang rason, may sakit ka or nasulti ko na, gina-understand na to ang may mga duty pag-Domingo. Di man pwede po ang damon ka mo, or else wala namang offering din. Kailangan ka mga workers. Not only forward for service, but forward for scripture study. Are you growing in your scripture study? Kasi wala na basa-basa, wala na tuntun sa Bible. Isa sa problema na wala na taga-basa, datoon sa Bible, maunang laay na bundaw na ang ating pangalagat. Di na makasa. Unsa ka kadali mag-code ng verse, unsa kadali ka maghimo ng minsan, unsa ka kaprasmas. Na maghimo niya ng inanak. I thank God for His grace. Amen. Na grabe na ang pressure bayan natin church sa mga mensahe na himo. Minsan makahimo na ko, and then last minute, muhatag ang ginawa ng to. Eh kung wala ka pa ng tuon, hindi ka kabalay. Kagaya na yung mensahe na yun. I was planning to preach on another topic. So 15 minutes na lang, sabi ko dyan, abe, open the computer, kami can picture about road to recovery. Amen. So, tatlo ka points, nauna yung mauna. So, ang Ginoo, muhatag lang daw si mo. Hindi na nahimong ko kay Nilnik ko, o kaha kay Maalam ko, nahimong na kay I am familiar with the scripture. Amen. I study my Bible. Praise God, amen. Pero kung wala ka ng toon, mag-isog ka sa magbabay ng ating tsaya. Dahil ka lang kayo, okay, tuon ka, familiar ka, saturated ka sa tulong sa Ginoo. Not only move forward, for your spiritual growth, service, scripture study, but soul winning. Amen. Amen? Amen. So winning, forward ka, paninglamot mo na ma-involve na ni Ani. Of course, may mga pipila na sa inyo na nag-invite, ha? Nagpaninglamot na, pero sige pa, forward ka na. Amen? Amen. Naghanon pa na ito, ang makabot na ito, mga kala. Ayaw, pahumana ang tuig na wala na wala nagpasabot pag-witnessan na mudawat. Pasanti ko din mudawat basta nahimo ko ang inyong responsibilidad. Kaysa wala kayo nagsulti. Sama sa kautainan ka niya, may taya ka, maulaw ka, namahadlo ka, namushare ka, Word of God. I-break ka, i-overcome ang fear na yan na maulaw ka, namusulti sa tao. Di ba nang di mudawat basta na-share mo ang gospel. Not only forward for submitting, but number five, forward, go forward for supplication, meaning prayer. Kinalang maging prayerful pa ka for the year 2017. Amen. 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 Pangitang time, hiling lang din every Wednesday. Pangitang time sa gabi. Ha? Dali, kalamig matulog pagabi. But pangitang lugar, i-practice na magmata ka sometimes in the evening. Kaya mas lindot mag-angko pag ikaw ka, quiet ang time. Ma-feel mo yun ang presensya sa Ginoo. Move forward on your sacrifice and giving. That's number six. Move forward ka sa pag-sakripisyo. Hindi lang makaiter ka lang, makaiter. Pangitap pa aging ang mga makadugan ka. Ha? Kaya ka ginatawag sacrifice. Ayaw lang yung scriptural giving na 10%. Learn to sacrifice. Amen. 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 And number seven, move forward for spiritual revival. Amen. Inanglang kada semana na re-revive ka. Ayaw lang pala ilaan. Ayaw padala ng anak. Iyan na sayawa. O
Or minsan, madiskurahe ka tungkol sa inyong bana lang, misis mo, asawa mo, kako lang nagpan. Ayaw padala. Ang kaway na ito, dili ang ating isuhon sa bagto. Ang kaway na ito, yawan. Amen. Right. Gamit siya ka na niya. So resolve to be forward, to move forward for the year 2016. Let me go. The well-known verse ni Pablo. Philippians 3. Dapat na-memorize nila ni. Kung may naamang text nga, maingon na ito, paborito na ito, kanunay sa bagong tuig mauni na text per me ang atong ginagamit. Walang masama sa ginausap ng mga teksto. Philippians 3 verse 13, 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, wag mo ginaihak na makuan ako, ma-stationary ako, na ma-apprehend ako, na mag-apos ako, di ko na ginaihak na ihak na lang ko kanunay, stagnant ako, maunang na-apprehend ka, gigapos ka, naging stagnant ka, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Amen. Kalikti ang mga butang na nagligad ka. Wala na tayo mangyong niyan. Amen? Amen. Forgetting those things which are behind. Reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen. Move forward. Resolve to move forward. Amen. Regardless kung sa mga atong kapakyasan, regardless kung sa kadako ang atong mga failure sa una, pasangkin na siya na agin na naglabay na na, mag-move forward ka. Pagay pa, mamusaka hanggang makapot na ito ang atong mga pinapangandol. Amen. Sa pagpapalagad sa ito. Amen. Uliing pagmahal, pati kang recover. Kita naman po ng building pag-abot sa rewarding time, ginatawag ng mga ngalan sa upang. Ikaw na bilin nga ito. Wala kang madawat.